Daisy Annihilators and East Creek Esports. You're still here with me. Nag-listen na tawali. Kasama ko ngayon si Ken. At nabubulon na kami ngayon dahil nga sobrang ganda ng mga plays natin dito and sobrang worthy ng mga teams natin na umabot sila dito sa ating semifinals for our qualifier rounds here and Just ML Christmas Cup powered by Dito Tel Community, our newest telco in the Philippines. Dito empowers the gaming community with high-speed data that will help them achieve their victories in the battlefield. And now we give you all our drafting phase for the last game of this series. Ket, nakikita natin ngayon ng Lazy Annihilators makapag-secure in na kanilang Johead. And now, we have a new hero on their lineup. We have here that Eudora together with that Esmeralda. Pero sabi naman dito ng East Creek Esports, it's going to be the same lineup for them. Dahil ang East Creek dito nakapag-secure na kagad na Parsa, Nathan, and Karina for their team. At hindi nila papakawalan pa dito yung Ruby into their pick. But now, there is also the answer for Lazy Annihilators to secure in that Alice and Lazot. Pero let us all discuss kung ano nga ba yung tinanggal nila sa mapa ngayon dahil we have na Matilda, Paquito, Kufra, tapos sama mo pa sa kabila is that Balmond, Selena, and Daif. Ang laking impact nito for the side of East Creek Esports. Pero ito ba, Ken, ano yung magiging toss mo dito for our drafting phase ng last game natin? Ayun, so wala yatang mic pa muna dito si Ken. Pero let's see now that this is going to be the last game of the series. Pumapabor ang lahat ng ito for either of the teams na makakuha na ngayon ng momentum. Matakita naman natin with their lineup. This is very spicy knowing that we're not going to see here just the new heroes na hindi natin nakita from the last two games earlier. But now, this is another strategy into their sleeves na pwede sila makakuha na magandang comeback potential into our game. And to the last series, no, series na ito, dahil nga mamaya makikita natin yung finals between NRX, Escaliastes, tapos kung sino man yung mananalo dito for our last game of this best of three, ay siya naman tutungo for our grand final. So, bago tayo makapag-predict, bago tayo makapag-analysis ng mga games natin at ng mga hero pickings nila for our game number 3, quick shoutouts na din muna sa lahat ng mga nanonood ngayon, especially our supporters for East Creek Esports and Lazy Team, Lazy Annihilators, dahil ito na ngayon ang last game nila. This is Lazy Annihilators na nakakuha na nga ng game number 1 kanina, pero East Creek Esports was able to dominate the second game as well. But now we're going to see here our first minute mark game time in which Louie, I like the craziness of this guy dahil nagiging abusado na siya with the impact na may bibigyan niya dito using his Johead. Look at this guy going in for the distraction play. Kaso nga lang, there is also the punishment. The flicker is already exhausted together with the Cyclone Eye. Makakatakas naman siya with the pressure, pero nakikita naman natin ngayon yung rotation ngayon ng East Creek Esports with the composure that they have. Mike kasi dito, they have here that Chew para makakuha din ng comeback potential counter-initiate. Pero all the way from the top lane is also the advantage of these teams para makapagsagutan lang din. They have to control in and they have to pin down their gold laner para makakuha sila ng mas magandang rotation, mas magandang early on objective laban dito sa Lazy Annihilators. And to this first minute mark game time, nakikita pa rin naman natin, no? Medyo passive pa rin naman ang mga plays natin since this is, again, our last game. So, nakakakaba na nga lang din isipin kung ano yung magiging kasagutan nila after the 5-minute mark concedes. Tapos, nakikita natin dito yung advantage pa ng Eudora makapag-bush gaming plays lang. Dahil alam naman natin yung magiging plays lang dito ng isang Eudora. Waiting into the bushes. Parang ang magiging abangers yan eh. Using in the stun, going in for the burst, and easy enough for her to go in for the kills. Dahil tatlo ang magiging squishy enough for her to pick off pag naging maganda yung timing niya. Kaso nga lang, it's a big, big risk. Laba dito sa East Creek Esports dahil scaling up yung mga heroes nila. They have here Nathan. They also have here the Parsa. Tapos wag pa natin kalimutan yung pagka-cancel out dito ni Mike every time na makapasok siya. Especially from our game number 2. Balikan natin yun kung saan sobrang commendable yung mga plays na ginagawa niya to go in for the counter initiate. Dahil nandun yung mga crowd control niya para makapagbigay lang din ng setups and also the counter plays up against Lazy Annihilators. Kaya naman naparusahan sila for that game number 2. Pero into this third game though, this might be a good start for Lazy Annihilators. Why? Dahil they are the ones trying to go in for the contest for this turtle. Pero Louie will gather with the ejector play na ginawa nila dito together with Kira stun. Nandito naman yung pag-damage upon din yung flick. Using ito paano execution. Getting the first blood already into his hands. Crazy cram na kagad ang nawala dito sa mapa. And they will be trying
to disengage instead of getting in that turtle para naman ma-secure sila into the late stages of the game. But now, Shabiel, all the way from the bottom lane, is just trying to secure in his bottom lane turret. Pero now, with that answer coming to you by Kira, hindi basta-basta makakaikot lang din ang Esprit Esports dahil lang sa statement na binibigay dito ni Kira na once na mabulaga kayo, all the way from the bushes ay may mga stun nang nakaabang. It's already 3-minute mark into our game time. So, hindi natin masasabi kaagad kung sino ang pwede na nga makakuha ng magandang, ang magandang engagement, magandang impact, magandang momentum for this game. It's already 3 minutes mark, pero nakikita natin ngayon yung first blood is still in favor of Lazy Annihilators. They will be trying to pin down Mike, pero Mike is the one pinning down the member from the side of Lazy, but that is a push back and a pick-off na may bibigay na ngayon ni Kira for their pick-off. And now we have Rikenshi going in for 1, going in for 2 rather. That's assist na ginawa ngayon ni James, using the Feathered Earthsight to go in for the security for 2 heads already from Lazy Annihilators. And now they are the ones annihilated after trying to secure in that turtle. 4th minute mark into our game time. Equalize na kagad the scoreline with a 2-2 advantage still in favor of East Creek Esports. Grabe naman yun. Talagang nasa game. Number 3 na talaga tayo. Honey Glaze, do or die game. Laglagan sa bangin talaga ang mawala. Mawawala ng pangarap makapasok sa asa qualified sa ating team B para kumpletuin na ang ating 10 maglalaro sa ating Christmas Cup by the Just ML powered by the Dito Telecom unit. Pero sino nga ba lamang dito sa dalawang team? I think Iskrik Esport lamang na sila dito ng 500 gold. Although maliit pa yan, titignan lang natin kung paano magiging galaw nila sa dulo ng ating laro. Kaya nga eh, kailangan natin makita dito yung composure na bawat teams natin na kaya nila makapagbigay ng magandang sagot din after an enemy hero was able to go in for the kill. Dahil nandito na naman si Mike going in for the setup. Medyo nakakangayaw yung isipin na makakatapat mo dito yung Chuno, lalo na't ikaw ay isang Alice na hindi pa nakakapag-scale up into the lead phases of the game. And now we have Karina going in for the security of that first tier turret. Nandito yung pambubulaga na naman ni Mike using the Way of the Dragon. Tapos nandito man yung magiging alley-oop play ni Kenshi. Even though na nag-disengage siya kagad dito si Mike, he was able to go in for the follow-up. And now we have our 5-minute mark game time still in favor of East Creek Esports. And I gotta say, hindi natin dito nakita from our game number 1. 5-minute mark, it's already 2-3. Pero look at the standing already, still in favor of East Creek Esports. Tapos nakakatakot na lang din for Lazy Annihilators. Kapag hindi sila nag-ingat, katulad na lang dito, the lazy Ness of Flick to disengage. Kenshi was able to punish him truly. Nandito na may pagpasok ng Ruby. Standing in 1. Pero we have here also Shabiel using in that Blood O para makontrol niya dito. Members from the side of East Creek Esports. Kaya naman mapapa-atras na lang muna. Atras at disengage na lang muna ang East Creek Esports dito. Sagot na lalabas sa Lazy Annihilators. But they have your lad, my guy. Going in for the push all the way from the top lane. Kaya naman wala nang maisasagot pa dito si Nalui to go in for the counter engage. Counter-engage, Hanik Liza, ang grabe, nagkakapaan pa rin dito ang Iskrik Esport and Lazy Annihilators kahit nasa game number 3 na tayo. Pero dun pa rin ako sa may Nathan pick E, grabe talaga ang ibinibigay na tulong ng isang Nathan na sa Land of Dawn kapag late game potential na tayo. Pero tignan natin kung magiging effective ba yung Eudora Povia dito ng Lazy Annihilators, kung mapapagana ba nila to. Kaya nga eh, mapapagana nga ba nila ito? Magiging worthy nga ba ito? Pero quick shoutouts din dito sa AC Esports Management. Shoutout sa inyo at thank you na rin sa pagsusubaybay dito sa last game of the series. But now they're looking forward into the tension na binubuo ngayon ni Louie all the way from the middle lane. Then mapasok na kagad dito si Toto using the Falling Summon. Feathered Earthsight daw ang makakasagot ng lead dito from the all the way from the backline is Gems. Nandito naman yung entry to zone them out, pero Toto hindi pa rin siya mapakali. Dahil nga there is a contest that mapupunta na ba rin dito for the turtle is East Creek Esports. 6-minute mark into our game time. Wala nang naging backup dito, Lazy Annihilators. And now they are holding back into all of their potential para makakuha ng comeback. 7-minute mark still in favor of East Creek Esports. Ang magiging problema na lang dito is paano nila nang pipigilan si Lad. Ibang klase kasi yung pag-engage siya using in the entropy. Tapos parang magiging cloud lang din niya na gagamitin niya yung BMI out niya para after niya makapag-burst na ng isa. Tapos hayaan niya dito si Kenshi na makapuna na ng isa pang kill. And now speaking of Kenshi, Kenshi was able to take down Toto out of the bottom lane. And now we have the early on rotation. Katulad naman, ito yung sinasabi ko ngayon for Lad. Entropy in,
going in for the burst, tapos enter payout para makakuha ng magandang positioning away from the map, away from the casualty, and Lazy Annihilators, hindi tuloy makakuha ng ganti. We have here the Ayum Offended Hook getting in the kill, getting in the opportunity for Ketchy to go in for one. Kaso nga lang, the Ayum is also there for the pickup as well. Kira was able to burst him down, one-to-one ang naging exchange, pero mas magiging paborito for Iskrik Isra to secure in that first tier turret all the way from the middle lane. Now, we're facing a lot of deficit for Lazy Annihilators para makakuha ng bawi dahil Iskrik Esports is dominating them truly. It's our 8-minute mark game time. Ah, grabe naman talaga ang Iskrik Esports. Para maging reverse sweep pa to, Ate Hanig Lisa. Dalawang sunod ata ang ipapanalo ng Iskrik Esports. Pero maaga, masyado pa raw maaga, sabi ng Ben. And Ben, para mag-decide ang ating mga caster kasi naman nanalo dito. Pero sa posisyonan, sa pickings, eh, lamang na ang Iskrik Esports dito when it comes sa Lazy Annihilators. Tingnan natin kung magtutuloy pa ba o mag-i-snowball ba ang kalamangan ng isa nating Karina dito with a 6-0-0 KDA. Oh, tama kay. Dahil makikita ko rin yung possibility na magkaroon ng ceiling dito si Kenshi dahil imagine yung capability dito ni Shy Bell na makapag-engage pa further into the late phases of the game. Pero titingnan natin kung magiging kumpiyansa ba dito ang Iskrik Esports. It's already 8-minute mark game time. Tapos, nagiging agresibo na sila. Look at the Ayum Offended Hook. Crazy Cram dito, nakakuha na naman ang isa. Pitas na naman dito ang ulo dito ni Flick. And now we have another member na will be securing in that second tier turret all the way from bottom lane. And now there is also the answer for Lazy Annihilators. Kaso nga lang, it's going to be a slow phase game for the side of Lazy Annihilators to go in for the comeback. Mike dito, nakikipaghabulan na lang din laban dito sa Joy. But now, they have to clear in the minion race all the way from the top lane. Nakikipag-abisuhan lang dito si Nalui and also Ketchy all the way from the middle lane. But let us see now if Ketchy will be able to survive this since he is up against a Falling Summon, the Blood. Oh, nandito naman ni backup ni Lad. Nice timing ni Lad dito using in that entryway. Kaso nga lang siya yung napuruhan with the ejector, with the stuns given to you by Kira. And now we have here Toto going for the kill as well. Nandito naman si Crazy Khan going in crazy. Lama dito ka na Kira getting in one. And now we have the opportunity for Toto to secure in that pickup as well. 2-1 ang naging exchange. Ito ang ayaw natin makita for Iskrik Esports. Yung masyado silang nagmamaasim, kaya naman natpupuruan sila. But I just gotta commend and acknowledge here the opportunity of Vlad na makakuha din ng magandang follow-up para magkaroon ng pick-off dito si Kenshi. Ang problema nga lang, siya yung na-timingan. Siya yung minata ni Nalui at sa kanya mainit na mainit dito si Nakira using in the sun. Parang sa kanya naka-reserve, once na makita niya dito si Lad out inside the clash, nandito yung stun, nandito yung ultimate niya, the thunder shot is there together with the summon of force. At ito ang mahira for Iskrik Esports. Once na solid na mapuruan dito si Lad is that this is going to be hard for him to come back stronger since we're reaching already 10-minute mark game time. At si Shay Bell dito, nakakakuha na rin ng momentum niya. Ang problema na nga lang din dito is Lazy Annihilators, how will they be able to defend themselves laban dito na Kenshi na 0-6-0 na kagad yung kanyang KDA at lagi niya minamata dito. Either Esmeralda, either that last shot, and even Kira. But speaking of Kira, he's together with the rest of the members of Lazy Annihilator to get in Crazy Cram out of the map. And now, curious tuloy ako kung ano yung magiging itemization nila. Kaya naman po, pahingi nga naman dyan ng isa para ma-secure natin dito kung ano na nga ba ang mga naipon nila. We have the Clock of Destiny together with the Calamity Reaper. But now, we have the tension. Laban dito ka na Louie. Naku, mali yata pagpasok ng isang Joy. And Louie is already down. We have the answer. Coming to you by Iskrik Esports para makabawi. We have your Flick going in for the kill. Laban dito ka na Mike. Papasok naman dito yung Thunderstrat na ibubugan nila nga lang din dito laban kita Toto. But Kenshi is in a big of a pinch. Laban dito ka na Shable. And there is a shot down. 2-1 na nga ang scoring natin. Still in favor of Lazy Annihilators. Pero Iskrik Esports was able to buy themselves some time with that Lord spawning into the top lane para makakuha ng din ng timing dito. Makabawi dito si Kenshi since napuruan sila. Pero yung tension ay hindi ta rin na nga ba huhupa pa dahil lahat dito kumuha lang din ng panggaganti kina Toto. And now we have our Toto down out of the list from the side of Lazy Annihilators. Grabe naman, Honey Glaze, yung ating nagiging gameplay dito. Lagi din mo, parang may ano eh, may caster curse eh. Parang kapag ang isang team yung lumamang sa early game, laging sila yung natatalo pagdating natin sa late game. Pero tignan natin, kasi yung game number one, Lazy Annihilators yung nanalo. Lugi sila sa early game, kaso nga lang sila yung nanalo. Sa game number two, Iskrik Esports yung nalugi yung early game, tapos sa dulo, sila rin nanalo. Ngayon, tignan natin kung ganun pa rin yung mangyayaring setup ng gameplay natin sa game number three. Pero sa tingin ko, Iskrik Esports,
maghihintay na lang sila dito ng level 2 Lord para i-secure na ang kanilang pagkakapanalo kasi ang laki na ng kalamangan nila dito sa ating mapa at mukhang magbabakbakan na naman. Naku po, may napuruhan na naman dito. Crazy Cam na naman ang nawala sa mapa. Entropy, pero Louie was able to pin him down using the unstoppable force. There's a blood. Oh, pero nandito naman yung sustainability ngayon na magiging problema ng Isirig Escorts kung paano nila i-burst battle the lad. Ang magiging kasagutan niya dito is the pick-up potential na yung nagamit niya using the entropy. And now we have Rototo going for the kill. Shable was able to go in for the answer as well. But now we have a wipeout for the side of Isirig Escorts. I don't know what just happened, but it was all just Shable sustaining every clash, every skills na nila pag sa kanya dito, nila Gems, nila Lad, nila Kenshi, lahat na. And now, there is the answer. Equalize sa kaga dito. 13-13-13, 4-hour, 13-minute mark game time. And look at the itemization. Still in favor of Lazy Annihilators dahil sa naging wipeout nila mula sa kabila. And look at them. Just going in with the sustainability and also the burst damage dahil nakasecure na dito ng War Axe together than Blood. And this battle though, na nasecure na nga dito ng isang Lasso. So that was the answer para ma-penetrate nila ang mga sarili nila dito laban kina Mike dahil nagkaroon sila ng penetration dito with the use of the third core item na inipon na ngayon ng Lasso. Tapos samahan mo pa ng sustainability dito ni Shabel and also Toto. Speaking of Toto, he was able to secure in that enchanted talisman. Tapos kasama niya dito is also that oracle and also the slowing potential pa ng Ice Queen 1. So, it's a big of a threat laban dito sa East Creek Esports na gusto lang makapag-engage pero nandito yung slow na binibigay lagi dito with Kira and also the Alio plays na ginawa nila dito together with Louie. There's the ejector, there's unstoppable force, pero feeling ko may namumuno na ng tension all the way from the middle lane. Kaya gusto ng East Creek Esports para makapag-push through ng mga minion waves. Pero can't. It's already 14-minute mark game time. Makakalinga pa ba na maluwag dito ang Lazy Annihilators? Lalo na't buhay na kagad dito ang East Creek Esports. Totoo talaga, Honey Grace, no? Yung caster curse talaga, eh, no? Kapag bumulong yung mga casters, ganun yung nangyayari, eh. East Creek Esports kayo na lamang, no? Nagpaliwanag lang ako na halos tatlong best na nangyayari yung nagiging reverse sweep sa ating game na kung sino yung team na makaka-early, eh, siya yung natatalo. Pero tignan natin, 20 seconds na lang kasi, Honey Glaze, lalabas na yung ating second objective, which is the Luminous Lord. Mm-hmm. Sabi mo nga kung sinong makakakuha nito, exactly. Eh, Chuck, siya yung mag-a-advance sa ating last series at haharapin yung nanalo sa ating series number 1 na kinas nyo rin kanina lang. Kaya nga, pinapagalito na nga dito sila doon, sabi ni Christine, ayos daw ng pasok, Kuya Lad. And Kuya Lad dito, naging maayos yung pasok niya from the later clash na in-engage dito ng East Creek Esports. But there are always the times na minamata talaga siya dito nila Louie. And yun lang din talaga yung strategy na gustong i-play dito nila Louie na i-pin down nyo yung marksman nila. But now, they are the ones being pinned down. Pero nice ejector! Coming to you by Lad! Coming to you by Louie rather. But now, we have your unstoppable force na makakapag-cast nga lang dito laban sa isa. Pero Shabel is already down. Lola na kaagad dito sa Crazy Camp. Pero wow! Here we have Flick to go in for the picker. Pick! Off. Laban dito kay the Jace, but Jace was able to go in for the head. Laban dito sa isa, laban dito sa ama, but now we have her Lad going for the kill. Ito na ang sagot niya, Christine. Nakasagot na ngayon ng mga pick-offs ni Lad. And now we have her 4 members down. Hindi na nila pagbibigyan ng pagkakataon dito magkaroon ng buy time. And Lazy Annihilator, sali po push through na kagan nila dito. We have her defended Earthside together with the Wheel of the Dragon. Now that is going to be the shutout. Laban kay the Flick and the game number 3 is going to be held all in favor of East Creek Esports. And they're the ones advancing into our finals for the qualifier round of Group B for the second day of this Just ML Christmas Cup. It's just very well overwhelming dahil lang sa isang pagkakamali dito ng Lazy Annihilators to go in for the kills, go in for the comebacks. Hindi tuloy sila nakawala mula sa sagupaan na binigay dito nila Mike and also Catchy Crazy Cram. Man, dito ang unang na-pick off mula sa pagkakataon na yun. Pero tingnan mo naman yung naging sagot. There is Lad going in for the kills as well. Kaya naman 2-1 reverse sweep ang nakuha nila laban sa Lazy Annihilators. Grabe namang lakad matatag from East Creek Esports. Ate Honey Glaze, imagine 1-0 na sila kanina, eh, ng Team Lazy, pero sila pa rin ang umabante. Ang ganda ng composure na pinakita na, ang ganda ng synchronization of skills. At kung makikita mo yung Way of the Dragon plus Jeet Kune Do combo kanina, na nasipa yung Lancer at hindi nagamit yung kanyang Thorn Rose and the Phantom Execution para ma-shove and ma-clear yung minion waves kasi mabubuhay na yung mga kakampi nga lang. Yun nga lang, naging specific o precise yung pagsipa ng Way of the Dragon na cancel yung kanyang skills at ayun yung naging way kung bakit East Creek Esports ang papasok sa ating last series. Ate Honey Glaze,
Grabe, no? Kahit qualifiers na lang to, guys. Mind you that this is just our second day, pero sobrang init na kagad at sobrang exciting na. To the point na, ma-excite ka na lang din for the following days dito sa Just ML Christmas Cup. Pero please, 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 do support in our last series for this day. Dahil nga, magtatapat na dito ang NRX Ecclesiastes. Yay! I pronounced it right. Laban dito sa side nga ngayon ng ating nanalong team for the battle of this second series. But that is just our second series, guys. Magbabalik kami after ng ilang sandali. I'm Aniglis with the W. Kasama ko ngayon si Ken, and this is again the second day of Just ML Christmas Cup. We are going back after this short break.